Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, February 22, 2023. Nalusaw na nga po, no, yung minomonitor nating low pressure area dito sa may eastern section ng extreme northern Luzon. At asahan na lamang po natin ano, yung northeast monsoon o yung amihan na nakaka-apekto nga po yan sa Luzon hanggang Metro Manila. Asahan nga po natin na meron tayong pagkulimlim ng kaulapan na may kasamang biglaang pagbuhos na mahina at katamtama ang pag-ulan. Kung makikita naman natin no, dito sa may parte ng Visayas at ng Mindanao, meron tayong makakapal na kaulapan na posible nga po na nagpapaulan po ito sa mga oras na ito sa may parte ng Visayas. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast, ano, wala naman na tayo iba pang minomonitor na posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa, kundi yung pagbugso lamang ng ating northeast monsoon at magkakaroon tayo ng ating shearline na magpapaulan nga po no, dito sa may parte ng Visayas at Bicol region. At dito nga po sa ating satellite zoom view, posibleng makaranas ng mga pag-ulan dito sa Burongan, sa Tacloban, sa Bogo, sa Bacolod, dito sa may Kabangkalan, Cebu City, Bohol, at maging dito nga po sa may parte ng Mindanao, sa Surigao, Butuan, sa Dipolog, sa may Malaybalay, at rather hanggang dito po yan ha, sa may Dumaguete ng ating sa may parte ng Visayas. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon naman sa ating advanced weather forecast, ano, patuloy nga po na gumaganda ang lagay ng ating panahon at wala naman po tayo iba pang inaasahan na sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. At kung mapapansin nga po natin, ano, yung pagbugso muli ng ating amihan, yan po ay makakapekto dito sa may parte ng Luzon. At pagdating naman ng February 24, tuloy-tuloy nga po gaganda ang lagay ng ating panahon at wala tayong nakikitang anumang sama ng panahon na mabubuo dito sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman ng February 25, mapapansin nga natin na ito po yung pagbugso ng ating northeast monsoon na posibleng ang umabot po yan hanggang dito sa may parte ng Bicol region. At posibleng nga po magkakaroon tayo dito ng shearline na magpapaulan sa may parte ng Bicol, Central Luzon hanggang dito po yan sa may parte ng Palawan. Pagdating naman po ng February 26, mapapansin nga natin na tuloy-tuloy nga yung pagbugso ng ating amihan at yung shearline naman ay makaka-apekto yan dito sa may Bicol region, Visayas hanggang sa may Mindanao. Pagdating naman ng February 27, yung ating amihan ay posibleng ang umabot po yan hanggang sa may parte ng Visayas at yung shearline naman ay magpapaulan yan sa may parte ng Visayas at ng Mindanao. By February 28, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan ng Visayas at ang Mindanao maging Palawan. Pagdating naman ng March 1, no, tuloy-tuloy pa rin nga po na makaka-apekto itong ating northeast monsoon dito hanggang sa may parte ng Visayas at yung mga pag-ulan bunsod ng ating shearline ay magpapaulan po yan dito sa may Visayas hanggang sa may Palawan. Hanggang sa may March 3, no, makakaranas pa rin po tayo ng mahina at katamtamang pag-ulan at dahan-dahan na nga po nahihina muli ang ating amihan o yung northeast monsoon. Inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibilidad na sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.